Ang musika ay marahil ang pinakamakapangyarihang bagay na mayroon sa mundo. Maari nitong baguhin ang iyong kalooban. Maari itong maglabas ng ilang dating alaala na nakalimutan na. Maari nitong pagsamahin ng mga tao. Ang tanong, kailan nga ba nagsimula ang musika? Paano umusbong ang musika mula noong unang panahon hanggang sa modernong panahon ngayon? Ang musika ay tinuturing na isang pangkulturang universal, kabilang ang pinakanakahiwalay ng mga pangkat ng tribo, na may isang uri ng musika. Dahil dito, ang unang musika ay maaaring naimbento sa Afrika, at pagkatapos ay nagbago upang maging isang pangunahing sangkap ng buhay ng tao. Noong 28,000, natuklasan ng mga arkeologo ang isang buto na plauta sa kuweba ng Holy Fels malapit sa Ulm, Alemanya. Itinuturing na humigit kumulang na 35,000 taong gulang ang may 5 butas na plauta na ginawa mula sa isang buto ng pakpak ng buitre. Ang pinakalumang kilalang mga tubo na gawa sa kahoy ay natuklasan naman malapit sa Greystones, Ireland, noong 24,000. Ang isang hukay na may linya sa kahoy ay naglalaman ng isang pangkat na 6 na mga flauta sa gawa sa kahoy na yew sa pagitan ng 30 to 50 cm ang haba. Prehistoric. Ito ay tinatawag na primitibong musika. Ang mga pinakamaagang anyo ng musika ay marahil batay sa tambol, mga instrumentong pinupokpok, ang pinakamadaling magagamit sa oras na yon. Halimbawa, mga bato at kahoy. Ancient music. Ang mga Griego ay ang pangunahing bahagi ng sinaunang musika at sining. Ang pinakalumang kilalang awit ay isinulat sa cuneiform na itinakda noong 3,040 taon na ang nakalipas mula sa Ugarit sa Syria. Ang pinakalumang nakaligtas na halimbawa ng isang kompletong komposisyong musikal kasama ang notasyong pangmusika ay ang Siculus Epitaph na may petsa noong ika-una o ika-2 siglo. Biblical period. Ayon sa Easton's Bible Dictionary, si Hubal ay pinangalanan ng Biblia bilang inventor ng mga instrumento ng musika. Ngunit, ang panahon nina Samuel, David, at Solomon ay ang gininto ang edad ng musikang Hebreo. Medieval music. Ang nag-iisang repertory ng musika na nakaligtas mula 800 hanggang sa kasalukuyan ay ang plain song, na musikang liturhiko ng simbahang Romano-Katolika. Ang pinakamalaking bahagi nito ay tinatawag na Gregorian chant na si Pope Gregory I. Samantala, sa China, ang musika ay umuunlad din. Naiulat na noong 600 siglo ay mayroong mga orkestra kasama ang daang-daang mga musikero na gumaganap para sa iba't ibang mga dinastiya. Renaissance music. Ang pag-imbento ng pag-imprinta ay may napakalawak na impluwensya sa pagpapalaganap ng mga estilong musikal. Sa pamamagitan nito, ang isang kompositor ay maaring ayusin ang kanyang mga obra ay may madali ang kita ayon sa pagkalimbag nito. Noong 1400, ang mga akda ni Boethius sa opera ay naipublish mula sa Italiano. Ito ang simula ng isang bagong edad na nagpapakita ng ilan sa mga pinakadakilang isip ng musikal na nagawa. Ang kasaysayan ng musika sa puntong ito ay may pinakamahusay na mga estilo na lumitaw at ang mga kompositor na nabuhay pagkatapos ng Renaissance. Baroque music. Ang panahon ng Baroque ay naganap mula 1600 hanggang sa 1700. Habang ang estilo ng artistikong Baroque ay umunlad sa buong Europa. At sa oras na ito, lumawak ang musika sa saklaw at sa pagiging komplikado nito.
Nagsimula ang musikang baroque noong unang mga opera, dramatikong solo na tinig na musikang sinamahan ng orkestra na tinatawag na polyphonic, kung saan maraming sabay-sabay na malayang mga linya ng himig ang ginagamit. Classical music. Ang musika ng panahon ng classical ay nailalarawan sa pamamagitan ng homophonic texture o isang himig na may kasabay o saliw ng instrumento. Ang mga bagong himig na ito ay may kaugaliang maging malatinig ang napapakinggan, na pinapayagan ng mga kompositor na palitan ng mga awit bilang focus ng musika. Gayunpaman, ang opera ay hindi nawala. Sa panahon ng classical, maraming mga kompositor ang nagsimulang gumawa ng mga opera para sa pangkalahatang publiko sa kanilang mga katutubong wika. Ang mga nakaraang opera ay karaniwang nasa Italiano. Classical music outside Europe, Africa, Byzantium, Asia, India, China, Middle East, Persia. Ang 20th siglo ay nakakita ng isang rebolusyon sa musika. Habang ang pakikinig ng radyo ay nakakuha ng katanyagan sa buong mundo, at ang bagong media at ang mga teknolohiya ay binuo upang i-record, makuha, kopyahin at ipamahagi ang musika. Ang musika noong 20th siglo ay nagdala ng isang bagong kalayaan at malawak na eksperimento sa makabagong estilong musikal at anyo na hinamon at tinanggap ang mga patakaran ng musika ng mga naunang yugto. At dumating ang iba't ibang mga genre ng musika mula sa jazz, rock, and heavy metal. Dito po nagtatapos ang ating kwento. Kung nagustuhan nyo ang ating itinalakay ngayon, maaari nyo pong pindutin ang subscribe button. Idamay nyo na rin ng notification bell para ma-update sa susunod na video. At kung sakali hindi nyo nagustuhan, ay maaari nyo pong pindutin ang dislike button. At kung may mga katanungan, maaari pong mag-iwan ng mensahe sa comment box. Maraming salamat at hanggang sa muli.